Sa video na ito, pag-uusapan natin yung tatlong rason bakit nakakasamang tumulong. Tatlong rason bakit nakakasama ang pagtulong. Eh palaging tinuturo 'di ba sa atin na mabuting tumulong, dapat tumulong sa kapwa. Even sa religion, 'di ba tinuturo 'yan. Ito disclaimer lang ha. Hindi masama yung pagtulong itself. Wala naman ako sinabing masamang tumulong, huwag kang tutulong, 'di ba? Wala naman ako sinabing ganun. Ang ipo-point out ko lang dito is kapag palagi ka na lang tulong ng tulong sa tao, to the point na nasosobrahan na kasi merong ganun, 'di ba? Merong ganun na nasosobrahan ka na sa katutulong, nakakasama na hindi mo na mamalayan. Merong mga negative effects kapag binibaby mo yung tao, tulong ka ng tulong. Tatlong rason kung bakit nakakasama pag tulong ka ng tulong. Okay, pag binibigay mo ng binibigay lahat. So, number one is tinuturuan mo maging tamad yung tao. Tinuturuan mo maging tamad siya. Tinuturuan mo siyang umasa ng umasa sa'yo. Tinuturuan mo siya na hindi magsumikap even though ang intention mo is maganda. Yun yung palagi niyong tatandaan. At kung meron kayong makukuha dito sa mga pinagsasasabi ko, ito yung gusto ko na makuha nyo na tandaan mo. Hindi porket maganda ang intention mo, tama yung ginagawa mo. Hindi palaging ganun. So, ang intention mo is maganda. Especially for the parents. I-provide sa anak mo yung hindi na i-provide sa iyo ng mga magulang mo, siguro ganun yung motivation mo, 'di ba? Ayaw mo iparanas sa anak mo yung hirap na naranasan mo before. Maganda yung intention mo, pero ang nagiging problema is kapag nasosobrahan niya, nasosobrahan ka sa protection, nasosobrahan ka sa pagiging protective, nasosobrahan ka sa bigay ng bigay ng bigay, hindi lang para sa mga magulang, general kahit sino ka, nasosobrahan ka sa kakaganon. Even though maganda yung intention mo, even though masarap sa pakiramdam na nagbibigay ka, disadvantage yung dun sa tao na binibigyan mo, kasi subconsciously, napoprogram siya na, ay, ito palang si Clarice, tulong lang naman ng tulong. So, hindi na ako magsusumikap, hihingi na lang ako kay Clarice. Ang dali-dali lang eh. Na madalas, hindi sila aware na ganun yung iniisip nila. Akala mo nakakatulong ka, hindi mo alam, nakakasama na pala. Naintindihan mo? Do you understand? Lahat ng nangyayari sa atin tama, hindi palang natin alam sa ngayon. Ang hirap intindihin nito, especially kung may poor mindset ka, kung utak victim ka palagi, di ba? Pero sa totoo lang, tama talaga yun. Tama talaga yun. Katulad nung example na pinalayas ako. Nung mga time na yun, akala ko, kamalasan yun, hindi dapat nangyari sa akin yun. Di ba? Sobrang sakit, sobrang hirap. Pero ngayon, di ba? Sinasabi ko sa inyo, buti na lang pinalayas ako. Kasi natuto akong tumayo sa sarili kong paa. Yun yung ibig sabihin ng lahat ng nangyayari sa atin tama, hindi pa lang natin alam sa ngayon. Buti na lang di ako sinuportahan. Kasi hindi ako tatatag. Buti na lang nahirapan ako nung nagsisimula ako sa negosyo. Hindi ako tinulungan ng mga tao. Hindi binigay sa akin lahat. Kasi naging ganito ako. Natutunan ko na paghirapan yung mga bagay na gusto ko. Natutunan ko na magsumikap. Natutunan kong maging independent. Natutunan ko na kung may tutulong sa akin, thank you. Kung wala, edi wala. Magsusumika pa din ako. Tutuparin ko pa rin yung pangarap ko. Kapag tulong ka ng tulong, bigay ka lang ng bigay sa mga tao, family, friends mo, relatives mo, to the point na inaabuso ka na, diba? Kasi sobrang bait mo, alam mo, sa totoo lang ako, naaawa ko sa mga mababait. Naaawa ko sa mga mababait kasi kitang-kita ko kung paano sila abusuhin eh. Diba? Yung mga mababait na bigay lang ng bigay, to the point na minsan sila nawawalan na, tapos pag sila yung wala na, wala silang matakbuhan, wala silang mahingan. Yung mga binigay nila, yung mga binigyan nila, hindi na sila kilala pag sila na yung wala. Pag ikaw meron, bigay ka ng bigay, tapos pag ikaw nangangailangan, nawawala sila. Diba? Pag sila yung may kailangan sa'yo, diba? Ang babait, kaibigan mo. Diba? Best friends mo pa. Diba? Best friend tayo. Tapos pag ikaw na yung may kailangan, di mo na sila mahanap. Pag ikaw na yung may kailangan, huyo ka na. Sino ka nga pala? Kaya ako naaawa ko sa mga mababait. Kasi naaabuso sila. Kaya merong tamang lugar para maging mabait, pero para sa akin hindi dapat sa lahat ng oras. Halimbawa, humingi ng tulong sa akin, tinanggihan ko. Hindi naman sa totoo ibig sabihin masama ugali ko eh. Para sa akin tinuturuan kita na hindi umasa sa kahit na sino. Listen, look and listen and learn. Na magsumikap ka. Ang mga tinutulungan ko lang talaga, yung mga binibigyan ko talaga ng pera is yung mga taong wala pang kapasidad at yung mga taong wala nang kapasidad. Anong ibig sabihin nun? Wala pang kapasidad. Yung mga batang paslit, di ba yung mga 3 years old, walang mga wala pang kamuwang-muwang sa buhay. Alam mo, pagtrabahuhin, paano mo pagtrabahuhin yan? Wala pa silang kapasidad, di pa nila kaya. At yung wala nang kapasidad, yung mga may kapansanan. Diba? May kapansanan, yung mga matatanda na, na hindi na talaga nila kaya, mahina na sila. Okay lang sa akin, natulungan ko yun. Pero yung mga nasa gitna, diba, ang lakas-lakas mo, diba, kumpleto ka naman, wala namang putol sa'yo, wala namang nawawala sa'yo, tapos ikaw pa yung batugan, edi wow,
nakakahiya naman sa'yo. Di ba minsan meron pa ako mga nakikitang videos dito, nakikita nyo rin ba yun? Na kung sino pa yung may mga kapansanan, kung sino pa yung may mga kulang sa katawan, sino pa yung nagsusumikap? Sila hindi umaasa sa hingi. Tapos ikaw nakompleto ka, pahila-hilata ka lang dyan, batugan ka. Kaya ako walang marating sa buhay eh. Nasa Biblia yan, di ba? Yung mga batugan, ay, tapon sa basurahan. Hindi naman sa basurahan yung nasabi sa Biblia. Pero meron ganun sa Proverbs na yung mga batugan walang mararating sa buhay yan. Sumpa kayo. Yung pagiging batugan ba, talent yun? Ano ibig sabihin ng talent? Di ba? Wala kang choice, pinanganak kang batugan. Kahit anong pagsusumikap ko, wala talaga. Sakit ko na yung pagiging batugan. Kaya mo naman magsumikap. Ikaw lang talaga yung nagdidesisyon ng ganyan. So yun ang ibig ko sabihin. Kaya kapag ikaw tulong ka ng tulong, bigay ka ng bigay, tinuturuan mo yung tao maging tamad. Tinuturuan mo yung tao maging batugan. Tinuturuan mo yung tao maging palaasa. And worse, yung number 2 na rason bakit nakakasama yung tulong ka ng tulong, tinuturuan mo sila maging entitled. Ito yung pinaka, isa sa mga pinaka kinaiinisan kong klase ng tao. Huwag kayo iiyak. Yung entitled, feeling nila deserve nila yung mga bagay kahit hindi nila paghirapan. Yung feeling nila na may utang na loob yung mundo sa kanila. Newsflash, real talk para sa ating lahat. Walang pakialam ang mundo sa nararamdaman mo. Emotional, damn it! Walang pakialam ang mundo sa mga kadramahan mo sa buhay. Walang pakialam ang mundo sa kung anong gusto mo. Walang utang na loob ang mundo sa atin. Nakikitira na nga lang tayo dito sa planetang to. Di ba magdidimad ka pa ng kung ano-anong hindi mo paghihirapan? I want it now! Sino ka? Si Jesus nga naghirap eh. Anak ng Diyos naghirap, tapos ikaw? Anong karapatan mong mag-demand ng mga bagay na hindi mo deserve? Na ayaw mong paghirapan? Kapal naman ang mukha mo. Yan yung isa sa mga pinaka-iniensan ko. Yung mga entitled na tao, feeling nila dapat ibigay sa kanila lahat. Si deserve ko to eh. Anong deserve pinagsasasabi mo? Kung wala sa'yo yung bagay na gusto mo, hindi mo deserve yun. Ganun lang kasimple. Hindi mo deserve yun. Or hindi mo pa deserve. Yan yung mas positive na way para sabihin yun. Hindi mo pa deserve kung nagsusumikap ka. Pero kung batugan ka, wala kang deserve. Kung batugan ka, nagsasayang ng oxygen ang mga puno sa'yo. Ikaw yung salot sa lipunan, batugan. So yun yung palagi nyo natatandaan. Wala tayong deserve dito sa mundo. Pinatitira na nga lang tayo ng libre. Yung oxygen natin, libre. Di ba, tas batugan ka pa? Oh, so, kung ikaw yung tao na tipo na bigay ka ng bigay, to the point na ganun, ang nangyayari, nagkikreate ka ng mga tao na mga entitled. Kasi hindi naman nila din alam. Minsan, especially pag mga bata, kinikreate mo sila na maging entitled eh. Nai-spoiled sila, nagiging entitled sila, feeling nila, deserve nila yung mga bagay kasi ihingin lang nila. Hindi nila alam. So isipin mo na mabuti, ulitin ko yung sinabi ko kanina. Hindi porket maganda yung intention mo, tama yung ginagawa mo, hindi palaging ganun yung kaso. Isipin mo na mabuti ano yung long term na mangyayari kapag bigay ka lang ng bigay. Anong natututunan nila? So bigyan ko kayo ng isa pang story. Nung nagdinegosyo na ako, napalayas ako, fast forward, napabalik ako sa bahay noon kasi kailangan ng nanay ko ng tulong. Yung second father ko, hindi siya makapagpadala noon. Diba talagang struggle sila na hindi namin alam na aksidente na panayata siya nung mga time na yun. Hindi namin alam. So, kailangan ng nanay ko ng tulong ng financially. And buti na lang, nung mga time na yun, kahit papano, nakakabenta-benta na ako sa negosyo namin. Okay na yung kinikita ko. Kahit papano, yung pang-survive, okay na. Pambayad sa mga bills, okay na. So, ngayon, merong pangyayari na nakita ko yung sarili ko, yung pagiging spoiled ko dun sa dalawa kong kapatid. And sobrang nagalit ako dun. To the point na kinausap ko sila, kasama yung nanay ko, tapos pinagmumura ko yung dalawa sa harapan ng nanay ko. So sabi ko nga sa inyo, masama ugali ko dati eh. Sobrang sama ng ugali ko dati, ngayon masama na lang. So minura ko sila, nirilto ko sila. Kasi ang dami ko natutunan ng mga time na napalayas ako eh. Yung mga time na tumayo ako sa sarili kong paa, na kumakayod ako, may makain lang. Dumating ako sa point na wala na kasi ako halos makain. Kape tinapay na lang sa maghapon, ganun na lang kinakain ko. Tapos dumating kami sa point na pag nakakain ako ng kanin, feeling ko ang yaman ko. Dumating ako sa mga ganun punto nung time na napalayas ako. Kaya nung bumalik ako sa bahay, tapos nakita ko sila na ganun, nagalit ako. Kasi nakita ko yung sarili ko sa kanila. And sabi ko, dun pa lang sa time na yun, itatama ko na yun. Hindi ko nahahayaan na maging katulad ko pa sila. So, in-explain ko sa kanila kung bakit, in-explain ko yung reason, kung bakit ako ganun, bakit natutunan ko maging independent. In-explain ko, ito mga tinuturo ko sa inyo, in-explain ko sa kanila na yun pala yung sinuturo ng second father namin. Yun pala yung tinuturo sa amin, maging independent. So ngayon, kung ano yung ginagawa ng second father namin sa amin nung mga bata pa kami, ginawa ko sa kanila. Ako na yung nagbibigay ng allowance sa kanila nung mga time na yun kasi yung nanay ko nahihirapan din. Sobrang sipag ng nanay ko. Rakitera yung nanay ko, madaming racket yan. Pero dumating siya sa point na nahihirapan siya, eh gusto ko naman makabawi kahit papaano. Kung maging mabuting anak man lang ako paminsan-minsan. So tinulungan ko siya nung mga time na yun kasi meron naman ako mga bills, pagkain,
pambaon nung dalawa kasi high school pa lang nun yung sumunod sa akin na kapatid ko, tapos yung bunso elementary. Pero before ko sila bigyan ng pambaon nila, kung ano yung pinagagawa sa amin ng second father ko, maglinis ng bahay, magluto, maglaba, pinagawa ko sa kanilang lahat yun. And one time, merong isang pangyayari na hindi ko talaga makakalimutan. Take note ha, yung sumunod sa akin na kapatid lalaki. Okay, 2 years lang yung pagitan namin. 2 years dun sa sumunod sa akin, tapos 4 years dun sa bunso. Yung sumunod sa akin na kapatid ko, 2 years younger than me lalaki. Yung bunso, 4 years younger than me babae. Elementary pa siya nung mga time na yon. And payat pa siya nung tabahan na niya ngayon eh. Ewan ko nanonood sa akin yun. So, nung mga time na yon, nakita ko siya, naglalaba. Mag-isa lang siya kasi yung sumunod ko sa akin, ang ginagawa nun, magluto, maghugas, maglinis ng bahay, ganyan. Yung kapatid kong bunso naglalaba. And nung nakita ko siya, nahirapang-hirapan siya sa paglalaba, kinurot yung puso ko, sobrang sakit. Kuya ako eh. Bilang kuya, ang sakit-sakit sa akin na nakita ko yun. And, magiging emotional ako. Nasaktan ako nung nakita ko yun and naisip ko, bakit ko to ginagawa sa kanila? Bakit hindi ko nalang bigyan? Kung ganun ako bilang kapatid, na naramdaman ko yung ganun, mas lalo ka pa bilang magulang, diba? Siguro mas triple, times 5, times 10 pa yung ganun mong feeling kung makikita mo yun. Kung ako nga kuya lang, naramdaman ko yung sakit eh. Pero, kung inisip ko, tinanong ko yung sarili, bakit ko to ginagawa pa sa kanila? Bakit hindi ko nalang bigyan? Pwede ko nalang bigyan na lang eh. Bakit pinahirapan ko pa? And then, in-implement ko, this was I think around 2014. So that means how many years na? 9 years. Pero doon mga time na yon, in-implement ko yung paulit-ulit-ulit kong sinasabi na wag kang magde-desisyon base sa emosyon. I practice what I preach. Ginagawa ko kung ano yung sinasabi ko. Tinanong ko ulit yung sarili ko, pinahihirapan mo ba sila? Yun ba yung intention mo? No. Hindi. Bakit ko ba ginagawa yun? Anong tinuturo ko sa kanila? Tinuturoan ko sila na maging independent. Tinuturoan ko sila na para makuha mo yung gusto mo, paghihirapan mo. Wala lang libre dito sa mundo. Diba? Doon sa mga desires natin, hindi libre. Yung mga bagay na gusto natin, hindi libre. Yun ang tinuturo ko sa kanila. Hindi ko sila pinahihirapan. Dinidisiplina ko sila. Ayoko maging katulad ko sila na spoiled, na walang gratitude sa magulang. Kasi bigay lahat. Yun ang tinuturo ko. So, pinagpatuloy ko lang kung ano yung ginagawa ko sa kanila. Fast forward ngayon, pare silang independent. Lalo na yung bunso. Kaya doon ako proud. After all these years, tama yung ginawa ko. Tama yung ginawa ng second father ko. Nakikita mo? Kaya nilang tumayo sa sarili nilang pa. Ang naging kulang na lang is yung explanation. Kaya in-explain ko sa kanila nung mga time na yon. Kasi hindi in-explain ng lolo ko dun sa nanay ko, hindi in-explain ng second father ko sa amin. Or hindi lang namin naintindihan or hindi lang kami nakinig. In-explain ko. Bakit natin to ginagawa? Bakit ko to ginagawa? Bakit di ako nagbibigay? Ayaw na ayaw ko sa mga batugan. Ayaw na ayaw ko sa mga palaasa. Kasi ganun kami pinalaki. Magsumikap para makuha mo yung mga gusto mo. And sobrang laki na naitulong sa amin nun. Especially sa akin, sobrang laki. So nakikita nyo, hindi porket maganda yung intention mo, tama na yung ginagawa mo. Kung makikita nung iba, yung ginawa ko nun sa mga kapatid ko, isipin nila wala akong puso, ang sama ng ugali ko, bakit hindi mo nalang ibigay sa kanila? At akala ko ba kuya kanila? Di ba dapat mahal mo sila? O kaya tinan nyo, ang dami sa atin dito sa Pilipinas, usong-uso ang tatanda na nasa magulang pa rin. May anak na't lahat, nasa magulang pa din. Hindi wow. Yan yung pagmamahal? Wag na lang. Tinuruan maging batugan, tinuruan maging palaasa? Wag na lang. Sa inyo na yung pagmamahal na yan. I don't wanna play with you anymore. Yung pagmamahal, hindi yan yung puro ano lang, puro happy-happy lang. Para sa akin, yung tough love is the best. Sa akin lang naman. Kung di ka mag-agree, wala akong pakialam. Hindi mo kailangan mag-agree sa mga pinagsasabi ko. Kasi natututo yung tao na maging independent, tumayo sa sarili niyang paa, na walang inaasahan. Natututo yung tao mag-grow. And finally, number 3 na rason bakit nakakasama yung pagtulong. Yung tao tinutulungan mo, hindi na nakakalabas sa comfort zone nila. Hindi na ilalabas yung potential nila. Nakahingi na lang sa'yo eh. Bakit pa sila magsusumikap? Pass ako dyan, boss! Eh, nandiyan ka naman. Bakit pa sila mag-grow? Bakit pa nila ilalabas yung potential nila? Komportable na sila, andiyan ka naman eh. Bigay ka naman ng bigay. Wala na silang mayambag sa mundo kasi bakit pa? Para saan pa? Bakit ko pa ilalabas yung potential ko? Bakit pa ako magtatrabaho? Bakit pa ako magsusumikap? Bakit ko pa ilalabas yung talent or yung skill ko? Eh, nandiyan naman kayo. Nahingi lang naman ako. Ang dali-dali ng buhay ko. Ang sarap-sarap ng buhay ko. Hiyahilata lang dito sa sopa. MNML lang maghapon. Bakit ko pa gagawin yun? Nandiyan naman kayo. Nakikita mo? Akala mo maganda yung ginagawa mo, bigay lang ng bigay? Mahirap itong mga sinasabi ko, pero ito yung totoo eh.
sa ayaw mo't sa gusto. Yun yung nangyayari, hindi mo napapansin. Especially sa inyong mga nakatatanda na, hindi mo napapansin. Ganyan yung nangyayari. Especially sa inyong mga bigay ng bigay for how many years na. Yung mga taong tinutulungan mo ng tinutulungan, nagiging batugan. Tapos mababadrip ka, bakit wala silang ginagawa? Bakit di sila nagtatrabaho? Ikaw yung may gawa nun. Bigay ka ng bigay eh. Kasi ano, bakit? Natatakot ka na sabihan na madamot? Natatakot ka na sabihan na sama ng ugali mo? Natatakot ka na baka sumama ang loob nila sa'yo? Eh ano ngayon? Very interesting, but I don't care. Pili ka kung ano yung gusto mo na ending. Ang ganda ng tingin nila sa'yo, pero batugan sila, wala silang narating sa buhay, palaasa sila sa'yo, tapos pag wala ka na, didiscarga ka na, babawliwalaan ka na lang nila. Wala ka ng pakinabang eh. Or sa umpisa, masama yung tingin nila sa'yo kasi di ka nagbibigay, masama loob nila, pero later on, natuto silang magsumikap, natuto silang magtrabaho, natuto silang ilabas yung potential nila, natuto silang mag-grow. Pili ka ng ending mo. Ito yung mga tinuturo ko sa inyo, hindi ito para baguhin kung ano yung nag-work sa'yo, hindi ito para baguhin kung ano mga paniniwala. Bahala ka sa buhay mo. Ako nagdadaldal lang ako dito kasi wala akong magawa. De, joke lang. Share lang ako ng experience na alam kong makakatulong, pero hindi nyo kailangan mag-agree, hindi nyo kailangan sundin. Bahala ka sa buhay mo. Basta ako, nagawa ko na yung part ko, nagawa ko na yung role ko, naibigay ko na sa inyo yung knowledge na meron ako. Bahala ka na kung anong gagawin mo dyan. Kung sa tingin mo walang kwentang pinagsasabi ko, edi huwag kang manood. Ba't ka kasi nanonood? Huwag kayo iiyak. Kung sa tingin mo may sense, parang may sense yung pinagsasabi nitong poging lalaking to. Diba, pwede mo subukan. Malay mo makatulong sa'yo. Di natin alam. And before I end, ito yung gusto ko na iwan sa inyo, na ang pinakamagandang way para matulungan mo ang tao ay tulungan mo silang tulungan ang sarili nila. Or turuan mo silang tulungan ang sarili nila. Yun ang pinakamagandang tulong na maibibigay mo. Turuan mo sila na tulungan yung mga sarili nila. Okay? Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!